bumapoy. Kailangan natin pang jump start. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapatid. We are great. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang Teleradyo. Doon sa inyo kahapong 11-11. Sana po ay kaya pa at hindi pa naubos yung ipon. Tutok lang po sa mga balitang panimula sa mga araw nyo. Ako po si Jeff Canoy. Magandang morning, Tito Johnson. At magandang morning, Papa Awel. Magandang morning, Tito Jeff. And magandang morning, Papa Awel. Oy, mga kapamilya, ihanda na hong pambayad ha, sa mga nag-add to cart yan. Parating na yan anytime soon. Kakatok sa inyo mga pintuan. Tao po, Canoy. Ayun. Hatid po namin sa inyo malalaking balitang nakaalam ng pwersa ng Teleradyo at ABS-CBN News. Ako naman si Johnson Manabat. Morning, Papa Awel. Hi, good morning, my Manoy. Manabat at Canoy. Ako nga po si Papa Awel Pass. It's Friday. Ako sa mga excited kong mag-weekend, tumutok muna po kayo sa sakto dahil makakasama nyo ang inyong trio. May kuya, may papa, at may tito. Good morning sa mga bagong gising sa Pilipinas. Yakapin ng blessing. Magandang tanghali, gabi, madaling araw at ang mga oras na sa palig naman mundo. Tumutok na po kayo dito sa sakto. Andito po tayo para sa isa't isa. Kami ang inyong morning tropa na makakasama ninyo sa paghahatid ng mga balita at impormasyon na walang labis at walang kulang. Ito po ang Sakto! Samantala, narito na ang mga saktong balita ngayong umaga. Davao City Mayor Sara Duterte lumipat na sa lakas CMD hukong ng pagbabago. Inaming nagulat sa desisyon ng alkalde. Utos na nagbabawal sa mga taga-ehekutibo na dumalo sa pagdinig ng Senado, kinwestiyon sa Korte Suprema. Anak ng kongresista patay matapos pagmamarilin sa Cagayan de Oro. Sa ating showbiz, trending balita, Ellen Adarna at Derek Ramsey, ikinasal na. Simulan po natin ang mga saktong balita ngayong umaga. Mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa Pasig City. Yan ang saktong balitang hatid ni Lady Vicentio. Tita Lady. Yes, Tito Johnson, ikinasa ng Eastern Police District ang by-bust operation sa Pasig City na nagresulta sa pagkakahuli ng isang drug suspect. Nangyari ang by-bust sa Esguera Street, Barangay Pinagbuhatan, kung saan nagbenta ng 30,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang target na si Alias Angkel. 18 anyos lang ang target na itinuturing na high-value target dahil malakihan na umano siya magtulak ng illegal na droga. Residente siya sa lugar at walang trabaho kaya pagbebenta umano ng droga ang kanyang pinagkakakitaan. Nang kapkapan, bulto-bultong hinihinalang shabu ang kumpiskado sa kanya na abot sa 444,000 pesos ang kabuuang halaga. Kulong siya ngayon sa Pasig City Police Station at haharapin ang kasong pagbebenta ng illegal na droga. Tito Johnson. Maraming salamat, Lady Stephanie Vicentio. 6.05 ang oras po natin. 5 drug personalities arestado sa magkakaiwalay na anti-drug operation sa Quezon City. Mahigit 900,000 pesos na halaga ng illegal na droga na sabat. Yan ang saktong balita hatid sa atin ni Liza Aquino.
Liza, magandang morning. Dito Jeff, sa kulungan pong bagsak ng limang lalaki na umunoy drug personalities matapos sila malambat sa dalawang pagkahiwalay na anti-drug operation dito po sa lungsod ng Quezon. Unang naaresto ng tauhan ang masampung PNP ang top 7 sa kanilang drugs watch list at dalawa nito kasamahan sa operasyon sa Barangay Palco na mamasukan bilang tubero. Ang pangunahing nilang target na sumasideline din umano sa pagbibenta ng malaking halaga ng illegal na droga. Napublis na sa kanila ang 816,000 pesos na halaga ng hinihinala ng Shabu. Samantala, sa Barangay Holy Spirit naman sa parehong lungsod, nalambat ang pulisya ang dalawang lalaki sa hiwalay pang bypass operation. Nalambat sa kanila ang 102,000 pesos na halaga ng umano'y droga. Maharap sa kasong paglabag sa comprehensive dangerous drugs act ng mga suspect. Balik sa'yo dito, Jeff. Maraming salamat, Liza Aquino. Hoy, eto pa mga kapamilya, mapapasana all ho kayo. May-ari ho ng salon, maagang nag-abot ng sobra-sobrang 13th month pay sa kanyang mga staff. Yan ang saktong balitang hatid ni Ninong Anjo Bagawisa. Ninong Anjo, aga namang 13th month pay. Mismo Ninong Johnson, at yun nga, sana all ang sagot ng marami na makita nga yung maagang pamasko ng isang salon owner sa kanyang limang tauhan na dito nga sa isang salon sa Las Piñas. Tig 30,000 pesos ang inabot ng salon owner na si Adarna Grande sa kanila noong simula noong Nobyembre, noong nakaraang linggo, bilang kanilang 13th month pay. May pangako pa siyang bonus sa kanila pagdating ng Disyembre. Kwento ni Grande, pasasalamat at pampainganyo niya ito sa mga empleyado ng kanyang home-based salon, lalo tuloy-tuloy ang pasok ng kita sa kanyang negosyo sa gitna ng pandemya. Naging in-demand kasi ang pagpapariband at pagpapakulay niya ng home service sa kabila ng pagpapasara sa mga salon dahil sa lockdown. Kinuha niya noon para tumulong sa dami ng kliyente ang mga naging empleyado na rin niya. At kahit isang buwan pa lang nakabukas ang kanilang salon site sa bahay, eh hindi sila naubusan ng kliyente. At sa katunayan, fully booked na sila hanggang katapusan ng taon. Kasi talagang napaka-hardworking nila pagdating sa trabaho at ginagampanan naman nila lahat ng mga trabaho nila dito sa aking salon. Kaya naman, naisipan kong ibigay ng maaga para sipagan sila lalo kasi peak season na at mas parami ng parami ang aming mga kliyente. Dahil sa panahon ng pandemic, tayo-tayo lang naman din ang magtutulungan at tayo, magkakasama tayo sa pag-angat. Ito nga sabi nitong si Grande, paraan ito para hindi lang siya umaangat bilang negosyante, kundi pati yung mga nagtatrabaho sa kanya. Ilan sa mga nabili na mga salon staff mula sa kanilang natanggap na pamasko ay motorsiklo, aircon at appliances. Pero sabi ng mga senior stylist na sina Percy at Marvin, pantulong din nila ito para sa kanilang mga pamilya. Nagpapasalamat kami kay Mother kasi binigyan niya kami ng bonus ng ganun kalaki. Kahit hindi naman namin agad-agad hinihingi sa kanya. Ang tingin niya talaga sa amin is parang kapatid. Pamilya kami dito, walang away, walang gulo na sa pawan about sa clients. Dito po, nabibigay naman po ni Mother lahat ng for free, lahat ng pangailangan namin. Kaya yung binigay niya po sa amin, tinulong din namin sa mga pamilya namin na mas kailangan nila eh. Ikaw ba na makatanggap ng 13 month pay na mas maaga at saka mas hindi mo expected na ganung kalaki? Hindi ka ba gaganahan na magtrabaho ng mas mahusay? Mismo nga, at ayon sa batas, dapat ibigay ang 13th month pay bago ang araw ng Pasko, December 25. Samantala, para naman sa mga micro and small enterprises, yung mga maliliit na negosyo, maaaring utangin ngayon sa Small Business Corporation ang pambayad ng 13th month pay para sa hanggang 40 empleyado. Walang interes itong pautang na magmumula sa bayanihan 2 at maaaring bayaran sa loob ng isang taon. Bumisita lamang sa website na bayanihancares.ph para sa mga detalye. Sinabi naman itong SB Corp na abangan naman ang abiso tungkol dito sa loan na ito para sa mga kumpanya naman na nagbawas ng empleyado o pansamantalang napasara dahil sa pandemya. Ninong Johnson. Grande yung magiging Pasko ng mga tauhan ni Adarna at marami yung mabibiling rubber shoes dito, Anjo. Maraming salamat. Ingat! Ano all? May bonus na ba dito, Johnson? Eh, mukhang malapit-lapit na. Parang may pinaglalaanan na yung bonus mo. Nakabang na.
Okay, ito muna, punta tayo sa ibang balita po. Silipin natin yung sitwasyon sa Quiapo Church ngayong Friday. Ang saktong balitang hatid ni Jervis Manahan. Jervis, kamusta dyan? Magandang morning. Yes, magandang morning sa iyo, Jeff. Pangatlong misa na itong ongoing sa Quiapo Church, pero mahaba pa din ang pila ng mga deboto na gustong makapasok sa loob ng simbahan. Sa ngayon kasi, pinapayagan na rin na pumasok ang mga deboto mula dito sa Villalobos. Kaya kung makikita ninyo, dito sa likod ko ay medyo mahaba o yung mga pila papasok sa simbahan. Kanina ay nakita natin na mahigpit pa din ang health protocols. Dahil kahit na nilift na ang face shield requirement dito sa Maynila, ay marami pa din sa ating mga kababayan ang nagsusuot ng face shield papasok sa simbahan. Pero hindi na ito requirement dahil yung kahit yung mga tao na naka-face mask lamang ay pinapayagan na rin na pumasok sa loob dahil sa hospital setting na nga lamang required ang face shield sa Metro Manila. Nananatili na 600 na tao ang pinapapasok sa loob ng simbahan. Kung mapapansin nyo ay mas maraming tao nung nakaraang Biyernes kumpara ngayon dahil first Friday noon. At ngayon dito medyo malaki pa yung space sa Plaza Miranda. Pero inaasahan ng mga tao dito na mas dadami pa ang mga deboto hanggang mamaya dahil ongoing pa ang mga isinasagawa na misa dito. Yung iba naman ng mga health protocols, kagaya na lamang ng pag-fill out ng contact tracing at paghuhulog nito sa isang box pagkatapos ng misa, ay ipinatutupad pa rin at may physical distancing pa rin doon sa loob ng simbahan. So far, maayos naman ang sitwasyon dito sa Quiapo Church. Balik sa iyo, Jeff. Maraming salamat, Jervis Manahan. Samantala, Christmas Village, binida sa isang resto bar sa Ligao City sa Albay. Yan ang saktong balitang hatid ni Karen Ganon. Mahay na aga, Karen. Hi, Johnson. Dinara yung ngayon ang isang resto bar sa Barangay Pandan, Ligao City. Bukod kasi sa floating cottages sa Lawa, may inilagay din Christmas Village. Madison Lakeshore Christmas Village ang tawag dito, na opisyal nang binuksan sa publiko noong nakaraang linggo. May House of Santa sa Christmas Village kung saan makikita ang iba't ibang uri at laki ng Santa Claus. Attraction din ang mga nakadisplay na mini Christmas villages gaya ng Snow House, Santa Sleigh, Carousel at iba pa. Hindi rin mawawala ang malaking Christmas tree at ang tradisyonal na Belen. Kwento ng isa sa mga may-ari, ngayong taon lang nila binuksan ang resto bar na nilagyan pa ng Christmas Village matapos ang pinagdaanan niyang depresyon dahil nagpositibo siya sa COVID-19 noong Marso. Mahigit isang buwan din siyang naospital dahil sa sakit. Ang resto bar daw ang nagsilbi sa kanyang therapy at napag-disyonan ring maglagay ng Christmas Village para kahit papaano makapagbigay pa rin ng saya sa mga tao sa kabila ng pandemya. Bukas sa anumang edad ang Christmas Village pero mahigpit na ipapatupad pa rin ang health protocol gaya ng pagsuot ng face mask at physical distancing. 50 pesos ang entrance fee for adults at 20 pesos naman sa mga bata. Bukas ang Christmas Village simula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Johnson? Maraming salamat, Karen Ganon. Oras natin, 6:13 mga kapamilya, sa ibang mga balita, umalis po si Davao City Mayor Sara Duterte sa sariling partidong hugpong ng pagbabago at nanumpa na sa lakas CND na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tumanggi ang alkalde na ihayagang plano sa halalan 2022 pero nagpasalamat ito sa mga taga-suporta. Bilang miyembro ng lakas CND, maaaring palitan ni Mayor Sara ang presidential candidate ng partido na si Ana Capela Velasco, kaya din si Lyle Fernando Uy bilang vice presidential candidate. Aminado ang hugpong ng pagbabago na nagulat sila sa pag-alis ni Mayor Sara Duterte. Ayon sa partido, wala silang alam sa plano ng alkalde na posibleng tumakbo sa mas mataas na posisyon. Naniniwala naman si Quezon Province Governor Danilo Suarez na posibleng magtambal sina Mayor Sara at dating Senador Bongbong Marcos. Sakaling manalo, posible anyang mangyari ang term sharing sa pagkapangulo. Samantala, kinwestiyon sa Korte Suprema ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapawal sa mga opisyal at kawani na ehekutibo na dumalo sa pagdinig ng Senado hinggil sa kontrata ng formally
Sa inihaing petisyon, iginiit na ilang senador na nilalabag ng kautusan ng desisyon ng Supreme Court na hindi maaaring pagbawalan ng Pangulo na dumalo sa mga opisyal o ang mga opisyal na ehekutibo sa mga pagdinig in aid of legislation. Naniniwala naman si Senador Risa Hontiveros na damage control na lang ang banta ng Pangulo na dapat managot ang mga opisyal ng formally sakaling mapatunayang hindi nagbayad ng tamang buwis. Itinanggi naman ng Malacanang ang akusasyon ng senadora. Patay ang anak ni Cagayan de Oro, Congressman Rolando Uy, matapos pagbabarilin sa quarry site. Sa investigasyon, nagtatanong lang si Councilor Roland Sherwin Uy hinggil sa quarry site ng biglang pagbabarilin sa barangay Pagatpat. Namatay din sa pamamarilang caretaker ng quarry area na si Samuel Tabalan. Iniimbisigahan pa ang motibo at responsable sa krimen. Para po sa lagay ng panahon, ngayong parating na weekend, makasama natin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center si Ana Cloren. Magandang morning, kita Ana. Makakapaglababa si Papa Awel ngayong weekend. Yes, magandang morning din, Tito Jeff, Tito Johnson at Papa Awel. Ngayon po, yung shear line nakaka-apekto pa rin sa may eastern section ng Northern Luzon. Samantalang yung northeast monsoon po natin nakaka-apekto sa ilang bahagi rin ng Northern Luzon or sa nalalabing bahagi pa ng Northern Luzon. Ngunit ngayong araw, asahan pa rin po natin yung maulap na karangitan at may mga kalat-kalat na mga light rains o mga pag-ulan sa may Batanes at sa may Cagayan. Ngunit sa Ilocos Region, sa Cordillera, pati na rin sa nalalabing bahagi pa ng Cagayan Valley, ay fair weather condition naman po tayo ngayong araw. Ngunit may posibilidad ng mga isolated light rains o yung mga pag-ambon, dala po yan ng northeast monsoon. Dito naman po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay magiging mainit at maalansangan po yung ating panahon ngayong umaga hanggang tanghali. At sa hapon at sa gabi naman, mataas po yung tsansa ng mga panandali ang buwas ng pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorm. At ito Jeff, bukas po or hanggang sa Sunday, di pwedeng-pwede po tayo maglaba dahil magiging mainit naman po yung or maaraw naman po yung ating panahon over the weekend. At yung tsansa mga pag-ulan po natin hapon or gabi lamang, kaya mas mabuti po ay isilong po natin na maaga yung ating mga sinampay. Pagdating naman po sa kalagayan na ating baybayang dagat, nakataas ang gale warning natin sa may Batanes, Ilocos Norte, Cagayan, kasama ang Babuyan Island. Delikado ang pagpalaot sa mga nabanggit kong baybayang dagat dahil sa inaasahan po nating malalaki at mataas na mga pag-alon, posible po umabot sa 4.5 meters ang wave height. Wala naman po tayong binabantayan na naman sama ng panahon o low pressure area na posibleng maka-apekto sa ating bansa in the next 2 to 3 days. At yan po muna latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito po si Ana Cloren. Magandang umaga. Thank you very much, Ana Cloren, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang maawal, agahan mo daw ang paglalaba. Ay, naku, nakahiwalay na ang puti at the color. Naku, kaya tiyang ako muna ang magte-trending balita sa iyo, ha? Mga kasakto, it's time na nga para sa ating showbiz trending balita na inyong inaabangan ngayong Friday morning. Usapang pag-ibig muna tayo. Uy, kinikilig yan. Elena Darna at Derek Ramsey, kasal na. Tuluyan na ngang I do. Ang dalawa sa isang bonggang resort sa Bataan. Glowing bride si Ellen sa gown na gawa ni Mark Ramsey. Hindi po siya kaano-ano ni Derek Ramsey. Ramsey po ito. Dashing debonair naman si Derek sa kanyang Bianca Cordero suit. Hindi naman po kamag-anak ni Tita Winnie Cordero. Sa ibabaw ng burol, ginanap ang kasal kung saan tanaw ang karagatan at view ng sunset. Bago ang kasal, sila nag-teaser, may pakiting pa ha, si Ellen na mag-post ng serye ng pictures suot ang iba't ibang bridal gowns. Habang panay naman ang selfie ng groom kasama ang ilang guests. Pagkatapos ng 9 months na pagiging mag-boyfriend-girlfriend, tuluyan ang tinawag ni Derek Ramsey si Elena Darna na wifey sa kanyang social media post. Best wishes at mabuhay ang bagong kasal! Samantala, ito ikakasal pa lang naman. Ano nga ba ang naging reaction ni King of Talk, Boy Abunda, sa engagement ng close friend niyang si Chris Aquino?
Di pa man personal na nakausap ni Tito Boy, si ex-DILG Secretary Mel Sarmiento, ay pabor na siya rito. Puro magkandang bagay lang daw kasi ang naririnig niya tungkol sa soon-to-be husband ng Queen of All Media. Is napubliko ng dalawa ang relasyon noong August, habang inanunsyo naman ni Ms. Aquino ang kanilang engagement noong October 24. Patunay lang na di uso ang walang love life ngayong Bermans. Kaya congrats, congrats, congrats sa mga ikinasal at ikakasal pa. At sabi nga ng netizens, everybody now, kapag inggit, pick it. Pero kayo, buhay na buhay ang inyong puso. May manuhay. Laging buhay ang aking may manuhay. Manabat at tunuhay. Buhay na buhay. Ay, congrats ha, congrats. Congrats, congrats. Ang dami nagpakasal kahapon. Nakita ko sa mga social media. Sabi, ano, bakit kasi 11-11. Yun din yung una kong talo. Sabi ko, Thursday ha, bakit ang daming nag... Yun pala 11-11. Mga nag-add to heart ang mga maraming mga tao. Yun palang sabi ng kanilang mga between na maswerte ang magpakasal ng 11-11. Uy, congratulations sa mga bagong kasal. Batiin na natin yung ating mga live viewers. Meron tayo sa YouTube na 3,000 live viewers. Bumabati ng good morning. Siyempre, si napasana all si Angel of the East. Ba't kaya? Nag-good morning din si Michael Datu. Ang bati naman ni Bea Daven, Mayang Buntag. Late daw ang gising, Bastille. Habol-habol sa programa po ninyo. Ay, thank you po sa mga kagigising lamang po dyan. Titina Pancha, nag-good morning din mga kasakto, mga kapamilya. Pati na rin si umabati po ng magandang umaga si Lara Benjamin. Yan, nasa YouTube. Anong sabi naman dito dyan sa Facebook? Sa Facebook naman, nakiki-good morning si Amparo Lucero Lareza. Sabi niya, good morning po. God bless us all. Si Jalon Haylon, good morning. Namamasko po. Naku, patawad po muna ha. At maaga-aga pa. Good morning, kasakto from Pasig City. Sabi ni JR Mutas. Watching naman from Navota, si Evelyn Briones. Si Maria Victoria Makasina Galimban, nakatutok din sa atin. At watching from Region 2, Cagayan Valley. My favorite morning show, si Nena Dawan at si Levi Andalio Brulet. Tama ko ba yung sabi ko? Maayong buntag here in Valencia, Bukidnon Province. Siyempre, Tito Johnson, nakatutok din sa atin ang ating suke na si Sheila Makawili, Mista Raw na si Chang. Huwag kang mag-alala, Sheila. Malapit na ang pagbabalik ni Chang. Ilang tulog na lang. At binabati ko rin si Igel Serrano, nakasalukuyan, naka-quarantine ngayon sa hotel. Kakabalik lang dito sa Pilipinas at naghihintay na makalaya. And speaking of kasal-kasal sa Facebook po, binabati ng sweet na husband na si Fernando Balboa ang kanyang wifey. Birthday daw bukas si Perla Balboa. At binabati rin ng Hail Mary the Queen Children's Choir si Miss Dina Sarmiento sa kanyang birthday naman ngayon. At bukas birthday ng aking unang kaiha, Mary Elijah Paz. Happy birthday baby ko. At happy birthday sa lahat ng nagpa-birthday sa buong mundo. Blow the candles! Happy birthday, baby ko! Mga kapamilya, unang bugso pa lamang po yan ang mga saktong balita ngayong Friday morning. Dahil sa ating pagbabalik, ilang pang mainit na saktong isyo at balita ngayong umaga, ihahatid namin sa inyo, Mia-Mia! At abangers po pa maya ang ating bagong laro na Question! Kung saan, pwede kayong manalo ng grocery product worth 2,000 pesos po yan. Kaya huwag kayong bibitiw, magbabalik po ang paborito niyong trio sa umaga. O dahil trio to, isa-isa tayo ha, para ang delay factor. Papa Johnson, ikaw muna, huwag bibitiw. Papa Jeff, ikaw naman, ako yung dulo ha. Sige ha, isa-isa. Ha, hold your breath. Okay, ready, magbabalik birthday po. Birthday party ba to? Yung may premyo, pahabaan ng ha, para magkasabay sa mga sa dulo. Yes! Ay, magbabalik po ang trio dito sa... Sakto! 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 Happy birthday! Advance happy birthday kay Martina pala. Labagman sa looban namin mula rito sa Sakto. Pero binabati ka namin
ng happy, happy birthday. Kapag ikaw ay sumasayaw, ha-ha-haw, at katawan ay gumag... Nak, gatas mo? Huh? Choco to! Gatas! Bagong Bear Brand Choco Milk to! Natumbas ang tibay nutrients ng Bear Brand! Choco! Panalo ang sarap! Gatas na... Araw-araw sa sakto, mag-log on na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Hall for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo! Mga kasakto! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ang inyong pulso at sumagot na sa Poll for You! Araw-araw sa sakto, mag-log on na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Poll for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo! Mga kasakto! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ang inyong pulso at sumagot na sa Poll for You! Araw-araw sa sakto, mag-log on na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Poll for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo! Mga kasakto! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ang inyong pulso at sumagot na sa Poll for You! Araw-araw sa sakto, mag-log on na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Poll for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo! Mga kasakto! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ang inyong pulso at sumagot na sa Poll for You! Araw-araw sa sakto, mag-log on na... Oras natin mga kapamilya, mga kasakto, nagbabalik po ang programa ngayong Biyernes ng umaga. Dinagsa po ng mga turista ang Boracay nito mga nagdaang araw. Umabot nga sa halos 12,000 ang turistang bumisita sa Boracay mula November 1 hanggang November 7. Noong November 2, higit 70 po yung nahuli at pinagmulta na lumalabag sa curfew at health protocol. Para alamin kung ano ang dapat tandaan sa pagbisita sa requirement sa pagbisita sa mga susunod na araw, makasama natin ang gobernador ng Aklan, si Governor Florencio Miraflores. Magandang morning, Gov. Joven. Good morning sa lahat ng supring nanonood at nakikinig. Good morning sa lahat. Gov, syempre isa sa mga pinakaabangan po talaga dyan sa Boracay ay yung pag-hit ng target na 100% vaccination rate ng buong isla. Nasaan po tayo ngayon sa porsyentong yan? Yes, sa ngayon, halos sa ating mga tourism workers, 94% na yung fully vaccinated. No? Sa ating namang general population, 94% ang nakakuha na ng first dose. At kaya naka-second dose is 70%. So, nakuha na namin ang herd immunity ng general population ng isla ng Boracay sa tatlong barangay ng Boracay. So, tuloy-tuloy pa rin ang aming vaccination program dito para makuha talaga namin yung 100% vaccination rate ng ating isla ng Boracay. Opo. So, Gov, sa ngayon po ba required pa rin yung RT-PCR sa pagbisita po sa isla o pwede po bang vaccination card na lang? Sa itong mga nakaraang araw, nakuha na nga natin itong mga datos sa ating vaccination program. At I'm happy to report na by November 16, next week, tatanggalin na namin yung requirement ng RT-PCR test sa mga lahat na pumupunta ng Boracay.
Ang kailangan na lang, kung kumuha sila ng QR code nila, ang kailangan na lang, instead ng RT-PCR test na nire-require namin, magsasubmit na lang sila ng vaccination certificate or vaccert.ph under the DICT website. O kung nahihirapan sila kumuha niyan, yung kanilang vaccination card na may QR code galing sa issuing LGU, no? Diyan sa Metro Manila, marami na rin mga syudad diyan na gumagamit nito, no? Vaccination card with the QR code. So tatanggapin namin yan kasi madali namin i-verify kung yan ay fake o hindi. In the absence ng dalawang yan, pwede din silang kumuha ng vaccination certificate sa issuing LGU para makita namin kung saan talaga sila nagpabakuna. So, kung meron sila ng itong isa sa mga itong mga requirements sa vaccination, pwede na silang pumasok sa isla ng Boracay without the RT-PCR test. Ito ay isang hakbang ginagawa natin para mabuhay ulit yung turismo sa Boracay. At nakita naman natin, no, nung yung last week, dumadami na rin ang pumapasok na isla ng Boracay. Pero of course, konti pa lang ng mga establishmento ang open nito, but with the removal of the requirement for the RT-PCR test, nakikita namin na lalong mas dadami ang mga pupunta dito sa isla ng Boracay. Of course, dito pa rin sa isla ng Boracay, they still have to observe yung mga protocols natin, yung face mask, wearing of face mask, yung ating social distancing. But we also have relaxed our yung ating curfew hours. Ngayon ay from 12 o'clock midnight to 4 o'clock na lang para yung mga turista natin ay may chance na mag-ikot pa rin sa gabi. Johnson, yes. Si Jeff po ito, Governor. Siyempre, dagdag ko rin talong, Gov. Required pa rin po ba na magkaroon ng booking sa isang DOT accredited hotel or resort para po mapapasok sa isla, o hindi na rin po tatanggalin na rin po yung ganung requirement? Nandiyan pa rin, Jeff, no? Sa ating online health declaration card, kailangan pa rin kayo kumuha ng QR code na ipapakita kung saan kayo may booking sa isla ng Boracay. So ang tinanggal lang natin ay yung requirement ng RT-PCR test. Pero doon sa ibang mga requirement na dapat kayo may booking sa isang hotel na accredited sa Boracay, nandyan pa rin yan. Opo. Pero yung mga non-vaccinated o yung mga isa pa lang po yung jab out of 2 doses na kinakailangan, may requirement pa rin po na RT-PCR? Yes. Dapat fully vaccinated sila, no? Jeff, dapat bago sila makapasok sa isla ng Boracay na wala ng RT-PCR test. At meron pa nga kaming ipapatupad sa itong mga masunod na mga araw para ma-protect natin lahat sa isla ng Boracay. In agreement with LGU Malay, ang pwede lang papasukin natin sa Boracay ay yung mga fully vaccinated individuals para yung isla ng Boracay magkaroon ng bubble, no? At least makasiguro tayo na lahat yung mga tao sa isla ng Boracay, yung residents at saka yung pumapasok ay fully vaccinated. Opo. Gov, nung mga nakalipas po na buwan o nung nagsimula po magbukas ang Boracay, nung requirement pa lang po ay RT-PCR, marami pong nahuli na nameke ng kanilang mga RT-PCR tests, inaresto po ng Malay Police. Sa pagkakataong po ito, paano po natin matitiyak o matitiyak na lehitimo o totoo at hindi po napeke yung mga vaccination card o yung mga vax cert na dadalhin po? Well, meron naman tayong validating team dyan, Jeff, no? Kagaya ng pag-validate natin ng RT-PCR test. Kaya nga yung nire-require natin na vaccination certificate ay yung galing sa DICT, yung vax cert natin. Kasi madali natin yung ma-verify. In the absence of that, yung vaccination card na may QR code na issue ng LGU, for example, like Makati or Manila,
na may vaccination card, pero meron sila dapat na QR code, madali din natin yung ma-verify. O kung wala yan, yung vaccination certificate kasi na nakukuha natin sa LGU, pwede din natin ma-verify yan kasi madali natin matawagan yung mga LGU na nag-issue niyan. So, gaya din ginagawa natin sa mga RT-PCR test na pag-verify natin. So, madali pa rin natin mahuli yan kung sino namimeke ng mga vaccination certificates. Opo. Sa huling mga tanong na lang po, Gov, no? May mga, syempre po, pagpunta sa Boracay, yung iba gustong mag-water activities po siguro, pwede na po ba rin yung mga ganong aktividad, yung mga helmet diving, snorkeling dyan sa Boracay? Kasi di ba, doon may mga hiraman po ng gamit sa mga ganyang activities. Pwede na po ba yung mga ganon? Pwede na lahat naman sa ating mga activities, no? Meron namang mga health protocols tayo dyan na pinapasunod. Yung mga gumagamit ng mga like sa diving, ay meron naman yung ginagawa yung mga dive shops na protocols natin, na health protocols, para ma-protect natin yung mga ating mga bisita dyan sa isla ng Boracay. And lahat ng mga empleyado dyan, lahat ng mga boatmen, lahat ng mga tricycle drivers ay fully vaccinated na rin. At I'm happy to report, Jeff, na for the past week or so, zero case ang isla ng Boracay. Zero COVID case. At we will maintain yung itong status because sinusunod naman ng mga taga-isla ang lahat ng mga protocols na pinapasunod natin. Sir, marami pong excited sa pagbubukas, lalong pagluwag po ng mga requirements sa Boracay, lalo't marami pong negosyo ang naghihintay na makabawi. Gov, paalala na lang po siguro sa ating mga establishments at sa mga pupunta po sa Boracay patungkol po sa pagsunod pa rin ng health protocols. Yes, Jeff, no, pinalalahanan natin yung mga first, yung mga business establishments, yung mga hotels, na dapat sila ay sumunod pa rin sa mga health protocols natin na pinapatupad itong magdaraan ng mga buwan. Yung ating police ay also nire-remind natin, especially during the sunset watching, Jeff, no, alam mo naman, ayan ang pinupuntahan din sa Boracay, yung sunset, at sinabihan natin yung ating kapulisan na dapat bantayan pa rin ang mga social distancing sa beach natin. Yung ating mga restaurants ay nire-remind din natin na sundin pa rin yung mga protocol sa loob ng kanilang mga restaurants. At yung binawal pa rin natin, Jeff, by the way, yung mga bars, no? Yung inaalaw lang natin na bumumukas ay yung mga restaurants, yung mga resto bars, pati yung mga dating gawi na mga party sa mga bars ay bawal pa rin yan kasi magkaroon tayo ng super spreader event dyan, Jeff, no? But all the rest ng mga ginagawa natin sa isla ng Boracay dati ay pwede na rin natin gawin. At reminder ko rin sa ating mga turista, Jeff, no, na huwag na huwag mameke ng ating mga vaccination cards, no? Kasi meron din kaming paraan para ma-verify yung mga vaccination, like for example, the vax cert ng BICT, yung vaccination card with QR code sa mga LGUs, madali naming ma-verify yan, at yung ating mga vaccination certificate. So, ngayon ay inimbitahan natin yung mga gustong pumunta sa isla ng Boracay na starting November 16, Jeff, no? Luluwagan na natin ang mga requirements sa RT-PCR test. Yun, November 16, yung mga fully vaccinated po na individual, hindi na po kailangan ng RT-PCR, vax certificate na lang po or vaccination cards ang hihingin po ng mga otoridad sa Boracay. Maraming salamat po, Governor Florencio Miraflores, sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Thank you very much, Jeff.
Thank you very much, Gov, at ingat po kayong lahat dyan sa aklat. Oras natin, mga kapamilya, 6:40. Samantala, ilan ho sa mga presidential aspirants ng bansa nagkita-kita kahapon sa isang kasalan sa Cavite. Kapwa imbitado sa kasal ang anak ni Senador Bong Revilla ang mga tumatakbo sa pagkapangulo na sinadating Senador Bongbong Marcos at Senador Ronald De La Rosa. Invited din si Davao City Mayor Sara Duterte na nanumpa naman kahapon bilang bagong miyembro ng National Party na Lakas CMT. Pero wala pa rin kumpirmasyon sa kung ano ang plano talaga ng alkalde sa darating na halalan 2022. Ngayon po umaga, makakasama natin si Professor Dindo Manhit, isang campaign strategist at political and international relations expert. Magandang morning po sa inyo, Professor Manhit. Welcome to SACTO. Kumusta po kayo? Prof. Dindo! Nawala yata sa linya si Professor Dindo Manhit para humalaman natin ang magiging epekto nito sa ating mga kababayan, lalo po sa mga botante, itong mga latest development po sa mundo ng politika. Although ang sabi ng ilan, ikinagulat doon ng marami ang pag-iwan ni Mayor Sara sa hugpong ng pagbabago, yung kanyang regional party at lumipat sa isang mas malaking national party. Ano ba ibig sabihin po niyan? Professor Dindo Manhit, nandiyan na po kayo. Ibabalikan natin miyamiyan ng kaunti si Professor Dindo Manhit para ho sa issue ng politika. Miyamiya! Miyamiya! Papa Awel, meron tayong inaabangan, siyempre, na bagong pakulo dito sa SACTO. Ano nga ba yun? Yes, bukod sa inaabangan natin ang pagpasok ni Sir Dindo, nako, pumasok na rin sana kayo para makisama dahil mamaya sasamahan nyo kami sa ating bagong palaro na Queen's John! At manalo ng 2,000 pesos worth of grocery products. Samantala, mga kasakto, makisali rin sa kwentuhan dito sa ating For you. Naku, ang dalita nilang alam nyo na, kabisado nyo na to. Log on na sa joinnow.ph/sakto. O kaya naman, madali rin ito. Scan lang ang QR code dyan sa inyong screen. Dali, tapat nyo na mga phone nyo. Tapos click nyo yun, no, yung QR code. Dahil sa aming pagbabalik, kukunin namin ang inyong pulso. Ay nako, teka muna. Mas maganda talaga, na-excite ako dun sa 2,000 pesos worth of grocery products. Nako, sana po sumali po kayo dyan. Aba, maganda na agang na maagang pamasko ito sa atin. Diba, bonggels yan? At may babagong pamasko din si Tito Johnson, Papa Awel. Dahil nasa linya na ng telepono. Sigan ho natin si Professor Dindo Manhit. Prof, maganda umaga po. Welcome to SACTO. Kumusta po kayo? Prof. Dindo? Prof? Prof, naririnig po ninyo kami? Prof, pakigalaw po yung baso, yung chalkboard po. Paramdam po kayo. Paramdam talaga. Namamasko po, Prof! Mag-gap mo na siguro tayo habang hindi pa gumagalaw ang baso, ay pagalawin natin yung ibang mga bagay-bagay. Babalik po ang inyong favoritong morning show. Ang Sakto! Babalik po kami. Kapag ikaw ay sumasayaw, ha-ha-ha-ha, at katawan ay gumagalaw, ha-ha-ha-ha, umembot ka ng tama sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Hall for You!
Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa nag-iisang teleradyo. Mga kasakto, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ang inyong polso at sumagot na sa Poll for You! Araw-araw sa Sakto, mag-logon na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Poll for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa nag-iisang teleradyo. Mga kasakto, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ang inyong polso at sumagot na sa Poll for You! Araw-araw sa Sakto, mag-logon na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Poll for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa nag-iisang teleradyo. Mga kasakto, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ang inyong polso at sumagot na sa Poll for You! Araw-araw sa Sakto, mag-logon na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Poll for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa nag-iisang teleradyo. Mga kasakto, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ang inyong polso at sumagot na sa Poll for You! Araw-araw sa Sakto, mag-logon na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Poll for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes. Oras po natin mga kapamilya, 6:46. Nagbabalik po ang Sakto. Balikan po natin ang usaping politika. Nasa linya ho na natin si Professor Dindo Manhit. Prof, magandang umaga po. Welcome to Sakto. Kumusta po kayo? Prof Dindo. Sa ikatlong pagkakataon, magandang umaga ho sa inyo, Professor Dindo Manhit. Nasa linya na po kayo. Maraming salamat po, Professor Dindo. Babalikan po namin kayo. Balik tayo sa ibang mga issue po natin. Anong mangyayari, Tito Awel and Tito Jeff? Kaya natin mamaya, okay. Tito Johnson. Baka hanggang 7:30 pa naman tayo. Sa pang-apat na beses, meron ka na rin 2,000 pesos worth of grocery items. Sa ngayon, Papa Awel! Napatawag dyan, Prof. Lalagyan po namin kayo ng letter T sa attendance check. Tardy. Ganun talaga daw, no? Sana mamaya may proof na nandyan na si Prof. Pero mga kasakto, alam ko inaabangan nyo na po ito dahil it's time para sa ating, baka mangyari po ito, Prof for You. Hindi po, ito po ang Prof for You. Kapamilya, na-miss nyo na bang mag-outing? Naku, okay, mag-excursion ng grupo, di ba? Makisali na sa kwentuhan dito sa ating Poll for You. Log on lang po sa joinnow.ph/sakto. O kaya naman, scan ang QR code sa inyong screen. Naku, mga kasakto! Mga tito at tita sa Luzon, Visayas at Mindanao, gusto naming marinig ang inyong polso. Sagutin na ang aming tanong. Saan nyo gustong mag-swimming? Sa pool? Uy, naka-swimming pool yan. Ako hanggang 3 feet lang, 4 feet. O baka kayo ay beach lover, may pabuhangin. O baka naman sa freshwater river ang gusto nyo. Ilog ito, diba naman? O kaya malas at dako. Tadako ba kayo sa dako ba doon? At gusto nyo mag-swimming sa balong malalim? Na kung may i-share ako sa inyo. Alam nyo ba, dulot ng pandemya, hindi makapag-travel ang mga Hong Kong scuba diving enthusiasts sa kanilang mga paboritong diving sites. Kaya naman, para-paraan ang mga famous Taiwan dive sites. Ni-recreate nila sa isang pool dyan sa Hong Kong. O, Jivan, napaka-creative. Ang Hong Kong, gaya ng Beijing, eh nag-iingat ngayon at hindi pa rin nagbubukas ng for tourism para sa mga paalis at papasok sa bansa.
kahit pa nga karamihan sa buong mundo, eh slowly nag-open up na ang turismo gaya rito sa atin. Kahit nawala halos bagong local transmission cases, maingat pa rin ang Hong Kong at nagre-require sila ng 21 days quarantine upon arrival. Kaya kung gustong magbakasyon sa Hong Kong, naku, maganda kayo ng 3 weeks na quarantine. Parang staycation sa Hong Kong, diba? Pero yun nga, social lang, diba? O boss, ang vacation dip, yun nga lang, pero naka-quarantine ka pa. Kaya boto na po, bilis! Gusto namin malaman kung saan yung bet na bet mag-swimming. Ay naku, abiso nga po pala ha. Ang ating poll for you ay pansamantala munang available, syempre, sa ating mga kasakto sa Pilipinas. Pero soon, abangers lamang po. Pwede na rin po sa mga kapamilya natin abroad. Ay naku, biyahe na po tayo. Mukhang ano, naka-travel ano rin siya. Sis Prof. Susunod na po. Malalaman natin ha, ang pulso ng ating mga kasakto. Abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Bagyo sa Pilipinas, dumarating kahit anong buwan ng taon. Ang pagdating naman ng ibang sakuna gaya ng lindol, sunog o pagsabog ng bulkan, hindi rin natin alam kung kailan at madalas ito ay biglaan. Kaya mahalaga na lagi tayong may go bag sa bahay o sa lugar na pinagtatrabahuhan. Ang go bag ay dapat maglaman ng sumusunod: flashlight, P2O whistle, first aid kit, gamot, face mask at face shield, inuming tubig, ready to eat food. Alas 6 ng umaga, sa nag-iisang teleradyo. Mga kasakto, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ng inyong pulso at sumagot na sa Poll for You. Araw-araw sa sakto, mag-log on na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Poll for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, sa nag-iisang teleradyo! Mga kasakto! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ng inyong pulso at sumagot na sa Poll for You! Araw-araw sa sakto, mag-log on na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Poll for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, sa nag-iisang teleradyo! Mga kasakto! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ng inyong pulso at sumagot na sa Poll for You! Araw-araw sa sakto, mag-log on na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Poll for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, sa nag-iisang teleradyo! Mga kasakto! Diyan pa rin po kayo at nandito pa rin po kami para sa inyo kasi nga nandito tayo para sa isa't isa sa oras na 6:53 ng umaga, oras sa Pilipinas at pag sa abroad, adjust na lang ha, nagbabalik po ang sakto. At kanina nga po kinuha natin ang inyong pulso ng ating mga kasakto na po mga tito at tita. Saan nyo nga ba gustong mag-swimming o mag-outing? At here na po, ang napili ng ating mga kasakto ay, tatanungin ko muna ang aking kamanoy kayo, saan po kayo gustong mag-swimming? Papa Johnson, sasamahong ba si Papa Jeff aka Cardo Dalisay Canoy, aking manoy? Oy, dagat na yun na. Iba pa rin yung ano, no, kumakagat at tumahalik ang init ng araw sa ating balat. Mga ganun. Ako masarap mo talaga. Gusto talaga ang kinakagat, ha? Ayun naman. Makunahan pa ako ng dikya. Dikya, meron ba nun? Hindi na pa rin kumagat.
Meron kang pulot dyan. Eto na po ang resulta ng ating poll for you. Ang napili po ng karamihan ay winner ang sinabi ni Papa Johnson. Dagat! Dagat po ang napili, bitch! Nako! Mga kasakto, nagustuhan niyo po ba ang ating bagong pakulo dito sa Sakto? Aba, 5 stars rating mo yan. Ngayon na, please naman, punta na po kayo dun sa icon. 5 stars, pindot-pindot! Abangan din ang susunod pang poll so ng ating mga kasakto. Huwag na po kayong bibitiw sa atin, kaya join now page, ha? Join na kayo doon, join now page. Ganon. Dahil maya-maya, maglalaro na tayo sa ating bagong-bagong laro. At baka kayo na ang manalo ng 2,000 pesos worth of grocery products sa question! 55 po ang oras natin. Narito pa mga saktong headlines ngayong Friday morning. Video kay Bars. Pinapayagan na sa Metro Manila, pero paglalaro ng basketball, bawal muna ayon sa MMDA. Mga pasyente sa isolation facilities, nabawasan na ilang pasilidad, halos wala na ring laman. At deployment ng returning OFW sa Iraq, inaprubahan na ng POEA. Narito rin po ang ilan sa mainit na balita ngayong umaga mula sa ating mga patrol ng Pilipino. 5 milyong bakuna kada araw, target sa darating na 3-day national vaccination drive. Yan ang saktong balitang hatid sa atin ni Lady Vicencio. Lady, maganda morning! Babalikan po natin si Lady Vicencio. Samantala, silipin muna natin ang sitwasyon sa EDSA bus carousel ngayong pong Biyernes. Yan ang saktong balitang hatid ni Liza Aquino. Tita Liza. Tito Johnson, para sa mga kababayan natin na hahabol po sa pagpasok sa trabaho ngayong huling araw ng working day bago ang weekend. Ako, magandang balita kung kayo ay sasakay dito sa may bahagi ng Cubao ng mga EDSA bus carousel. Dahil maluwag pong sitwasyon sa mga ORFs na ito, partikular dito po sa may EDSA bus carousel sa may Main Avenue at sa may Mega Q Mart, ay wala po gaanong pasahero pumipila sa mga oras na ito. Maging dito sa area ng Santolan, Tito Johnson, na hindi po ganun kahaba ang pila ng mga pasahero, kaya mahigpit na naipapatupad ang safety protocols, lalo na tulad ng physical distancing. Pero kung kayo po ay sasakay dito sa may EDSA bus carousel sa bahagi ng Guadalupe, asahan nyo na po medyo mahaba-habang waiting time dahil napakahaba po ang pila at makapalang volume ng mga pasaherong sumasakay sa magkabilang bound ng nasabing EDSA bus carousel. Samantala, kung kayo naman po ay may sasakyan at babaybay sa bahagi ng EDSA sa mga oras na ito, asahan na ang light to moderate traffic kahit po medyo makapalang volume ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy naman ang usad nila dito sa may southbound lane papunta ng Pasay at maging galing po dito sa may area ng Guadalupe papunta sa direksyon ng North Avenue. Balik sa'yo, Tito Johnson. Maraming salamat, Liza Aquino. Samantala, balikan po natin ang sitwasyon ngayon sa Quiapo. Ngayon pong Friday, araw ng poong Nazareno, naririn si Jervis Manahan. Tito Jervis, mas marami na bang nasa Quiapo Church ngayon? Yes, magandang umaga sa iyo, Johnson. Tumataas na nga ang araw pero hindi pa rin nauubos nga, o talagang mas dumadami pa itong mga deboto ng Poong Nazareno na pumapasok dito sa Quiapo Church. Dahil ngayon lamang natin napansin na nagpapapasok na sila mula dito sa Villalobos, kung dati kasi ay kadalasan sa Caguedo lamang sila pumapasok. So ngayon, dalawa na ang pwedeng entrance ng ating mga kababayan na magsisimba dito. So kung dito sa likod ko, kung makikita nyo, ongoing pumapasok yung mga kapamilya natin dahil nga tuloy-tuloy ang mga isinasagawa na mga misa dito. Pero so far, napakadami din dito na mga Hijos del Nazareno na nagbabantay para matiyak na hindi sila nagkakatulakan o hindi sila nagkakasiksikan, dahil medyo challenge pa rin dahil kapag lumalabas ay medyo nagkakasabay-sabay yung ating mga kapamilya. Pero so far ay kanina nakita natin na kahit dito sa Plaza Miranda ay naipapatupad itong physical distancing dahil na may mga markers dito kung saan lang pwedeng tumayo. Ang isa pang malaking pagbabago nga ay pinapayagan ng pumasok sa loob kahit mask lamang at wala ng face shield dahil lifted na yung face shield requirement dito sa lungsod.
ng Maynila. Pero so far, nakikita natin na wala namang gulo at maayos ang sitwasyon dito sa Quiapo Church kahit dumadami na ang mga tao dito. Johnson. Nervous dun ba sa gilid ng Quiapo Church yung sa May Quezon Boulevard ay allowed din ang mga nagsisimba doon sa labas? Sa gilid ng simbahan, hindi pinapayagan, Johnson, dahil dyan lumalabas yung mga tao. So, ibig sabihin, kapag may nagsimba dyan, once na lumabas yung mga nasa loob ng simbahan, ay magkakahalo-halo sila. So, so far, pinapayagan lang na magsimba dito sa loob ng Plaza Miranda at sa loob mismo ng simbahan. Dahil ang exit niyan ay papunta doon sa Quezon Boulevard. So, dyan na labasan. So, dapat cleared ito ng mga deboto. Maraming salamat, Jervis Manahan. Balikan po natin si Lady Vicencio tungkol po sa target na 5 milyong bakuna kada araw sa darating na 3-day national vaccination drive. Lady, go ahead. Yes, Tito Jeff, kasado na nga ang planong 3-day national vaccination days na layon nga na mabakunahan ang sumatotal na 15 milyong Pilipino kontra COVID-19. Ayon kaya National Task Force Against COVID-19, medical consultant Dr. Maria Paz Corales, main project ito para makamit na ang herd immunity na 70% ng populasyon o 77 million na Pinoy. Matatandang itinaas pa ang target sa 90% kung saan isasama ang pagbabakuna sa mga menor de edad. Sa ngayon, nasa 30 milyon pa lang ang fully vaccinated sa ating bansa. Sa paparating na National Vaccination Days, 5 milyong doses kada araw ang target maiturok mula November 29 hanggang December 1. Dapat din daw samantalahin ang National Public Holiday na Bonifacio Day sa November 30 para makapagpabakuna. Hinikayat naman ni Dr. Keja Rosario ng National Vaccination Operations Center ang walk-in sa mga bakunahan at gawing simple lang dapat ang proseso ng mga LGU at bawasan ang mga required na dokumento na ipipresenta. Inaasahang lalo hakon nito ng DOH, DILG, PNP, AFP, religious organizations at mga pribadong sektor. Kagabi, 8,555 o kagabi na sa 855,000 doses ng Pfizer vaccines ang dumating sa NAIA na ilalaan sa pagbabakuna sa mga menor de edad at karagdagang supply na rin hanggang sa first quarter ng 2022. Tito Jeff? Aming salamat, Lady Stephanie Vicencio. Samantala, dumako naman po tayo sa COMELEC main office sa Maynila para sa sitwasyon at pag-abang sa mga mag-withdraw. Hindi po ng Christmas bonus, ha, pero yung nilang pagkakandidato o di kaya ay magsasubstitute sa kandidatura. Yan ang saktong balitang hatid sa atin ni Anjo Bagawisan. Anjo, may mga nagbibigay na ba dyan? Jeff, binabantayan din natin yung ATM dito sa COMELEC pero wala naman tayo nakikita pang nagbibidraw. Pero sa usapin naman ng COMELEC, yun pa rin nga yung patuloy na binabantayan ng mga kasama natin sa media. Yung huling tatlong araw na bago ang deadline para sa voluntary withdrawals and substitution ng mga tatakbo sa national positions dito sa punong tanggapan ng COMELEC. Bukas ang tanggapan nito o bukas na ang tanggapan nito dito sa Palacio del Gobernador sa Intramuros ngayong araw ng Biyernes, bukas Sabado at sa Lunes na araw ng deadline. Nagdesisyon ng COMELEC na magbukas din kasi ng maghapon bukas para may accommodate ang mga maghahabol at sarado naman sila tuwing Linggo. Wala na talagang extension, sabi ng COMELEC, sa pagsasapinal ng mga kandidatura pagkatapos ng Lunes. Balak na rin kasi ng COMELEC na mailabas sa susunod na buwan ang opisyal na listahan ng mga kandidato. Kasama naman sa mga nagpalit ng nominee kahapon, yung palang yung namumonitor ng media kahapon, ay mga party list gaya ng Ang Pamilya at Anak Central Party. And bukod sa mga kandidatong darating, inaasahan din natin ang pagpunta rito sa COMELEC na mga taga-suporta, na mga nababalita ang tatakbo o magsasubstitute nga para sa mga pambansang pwesto. Kabilang dyan yung mga dumagsak kahapon, dito ng hapon na mga taga-suporta ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na dumating ilang minuto o halos sa hapon bago magsara ang tanggapan. Ito ay matapos na pabalita nga na nag-resign siya sa regional party na Hugpong ng Pagbabago at manumpa naman sa Lakas CMD. Ang sabi naman ng Manila Police Station 5 na may sakop dito sa Intramuros, magde-deploy sila ng police dito hanggang sa Lunes para mabantayan ang pagdating hindi lang ng mga miyembro ng mga political party kundi ang mga grupo. Titiyakin din siyempre nila yung pagpapairal ng health protocols. Balik sa iyo, Jeff.
Anjo, bukas pag weekend? Yes, Jeff, Sabado lang nila bubuksan pero sa Linggo sarado ito tapos muli magbubukas sa Monday. Maraming salamat, Anjo Bagawisa. Samantala, pinapayagan na po ang videoke at karaoke bar sa Metro Manila. Ihanda niyo na po yung mga code-code niyo ha, sa mga paborito niyong kanta. Pero 50% lang po ang kapasidad at dapat nakasuot ng face mask yung mga customer habang kumakanta. Wala pa namang desisyon ng Metro Manila Mayors kung papayagan ang paglalaro ng basketball. Pero bumuo na ng technical working group para pag-aralan ang issue. Sa Alert Level 2, pinapayagan ng contact sports pero 50% lang ng kapasidad. Bakunado ang mga maglalaro at dapat ay nakasuot din po ng face mask. Samantala, nabawasan na po ang bilang ng mga pasyente sa ilang COVID-19 isolation facilities sa Cavite. Sa Dasmariñas, ang mega isolation facility na lang ang operational pero dalawa na lang ang pasyente. Sa Tanza, isinara na rin ang isolation facility. Sa Metro Manila, bakante na ang mahigit sa 70% ng halos 5,000 isolation beds. Aminado rin ang One Hospital Command Center. Mula sa dating 800, mahigit 100 na lang ang natatanggap nilang tawag kada araw. Niyaga na po ng POEA na makabalik ang mga OFW sa Iraq. Ito'y matapos ibaba sa Alert Level 3 ang Iraq mula sa Alert Level 4. Pero nilinaw ng POEA na mga balik manggagawa pa lang ang pinapayagan at hindi ang mga bagong aplikante. Bukod po sa Iraq, pinayagan na rin makabalik ang mga OFW sa South Korea, Taiwan at Japan. At aking manoy at mga tito at tita, abangan na po dahil susunod na po alag o na po kayo baka mapag-iwanan kayo dun po sa Join Now page natin para makasali po kayo sa ating pakulo. Dahil maya-maya, maglalaro na po tayo at baka kayo nang manalo ng 2,000 pesos worth of grocery products. Please join! At pagbabalik ka rin at Sakto! Walang labis, walang kulang, kailangan sakto lang. Walang labis! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ang inyong bolso at sumagot na sa Paul for You! Araw-araw sa Sakto, mag-log-on na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Paul for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo! Mga kasakto! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ang inyong bolso at sumagot na sa Paul for You! Araw-araw sa Sakto, mag-log-on na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Paul for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo! Mga kasakto! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ang inyong bolso at sumagot na sa Paul for You! Araw-araw sa Sakto, mag-log-on na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Paul for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo! Mga kasakto! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ang inyong bolso at sumagot na sa Paul for You! Araw-araw sa Sakto, mag-log-on na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Paul for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo! Mga kasakto! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ang inyong bolso at sumagot na sa Paul for You! Araw-araw sa Sakto, mag-log-on na sa joinnow.ph. Ay, nako!
naglalaway! Nagbabalik na nga pang sakto. Mabuhay muna ang patuloy akong makapit sa internet. Natutok sa sakto mga kapamilya, mommies and daddies, pati mga titos and titas, o bakaya ang asay magluto ngayon ay mga kuyas or ates. Kung kayo po ay nag-iisip pa lang ng mailuluto, baka naamoy nyo na rin ang niluluto ng kapitbahay nyo. May easy recipe kaming ituturo po sa inyo na pwede rin inegosyo, ha? May ulam na, may pagnegosyo pa, di ba? Ihanda na ang panglista para sa mga ingredients para mamaya masubukan nyo po ang cooking instructions na ibibigay namin sa inyo. Nato na po ang part 2, di ba, ng ating show pow recipe from Anna's Passion. Kaya titos, titas, tara na! Mag-taste to taste na! Yan, ilagay natin sa mixing bowl ang ating half ng flour. Pero special reminder pala sa harina, kung gusto ninyong ma-achieve yung fluffy and less chewy na siopaw, ang gagamitin yung harina is yung low percentage of protein or gluten level. So yan, ilagay na natin yung half ng ating harina. Okay. Then, ang ating sugar, baking powder, at ilagay ang instant dry yeast sa ating warm milk. Tutunawin natin siya. This time, gagamit tayo ng hand mixer. Lagyan natin siya sa bowl. Nalalagyan natin ng onting oil. So now, let it rest for 1.5 to 2 hours depende sa temperature ng inyong room. Ta-da! Ayan. Once your dough has doubled in size, transfer na natin to sa ating work surface. And now, divide it into equal pieces. Approximately mga 60 grams. Yung iba ginagawa nilang 50, pero ako gusto ko 60. Transfer natin sa wax or parchment paper na nilagyan ko ng butas sa middle or pwede kang maglagay ng hole in the middle so the stream can go through. Thank you.
in a low heat for 15 minutes. Parang swak na swak na kagad kainin yan. May Manoy. Maraming salamat sa si Cass Casunera. Si Ana by Ana's Passion. Bisitahin lamang po ang kanyang YouTube channel para ma-taste to taste nyo na rin ang hearty comfort food recipe na ite. O, ng siopaw. O mga kasakto, it's time po para sa ating bagong palaro tuwing Friday morning. Maganda na dahil narito na ang aming mga Question! Mga kasakto sa Luzon, Visayas at Mindanao, madali lang po sumali sa ating palaro. Mag-log on lang sa joinnow.ph/sakto. Iscan ang QR code na makikita niyo po sa inyong screen. Tito Johnson, paano nga palaruin itong question? Ako, napakadali lang, Tito Jeff, mga kapamilya. Meron po tayong 5 trivia questions na pwedeng general knowledge, news event o di naman kaya ay related sa pop culture. Take note mga kasakto, mga kapamilya, may player number po na naka-assign sa inyo na makikita po sa inyong device. Kapag nagsimula na po ang ating question, i-click lamang po ang sa palagay ninyo'y tamang sagot. At meron po kayong 30 seconds para sagutin ang ating question. E paano bang mananalo, Papa Awel? Papa Johnson, ang player na may pinakamataas na puntos base sa kanyang bilis ng pagsagot at bilis ng internet. Bilis ng internet ha, at dami ng tamang sagot. Ang siyang tatanghaling winner of the day! Makakakuha siya ng 2,000 pesos worth of grocery products! Abilisan po at dapat tama yung sagot. Kaya naman sa mga kapamilya natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, log on na po, iscan na itong QR code. Tama ba ito? QR code sa tabi ko po. Iscan na po yan dahil malapit na pong magsimula ang ating question. Hoy, meron tayong more than 300 players sa ngayon. Kaya maganda na ating mga pinakamamahal na players. Narito po ang ating question number 1. Sumasakay ba kayo ng LRT? Anong LRT station na kapag translated to Spanish, ang ibig sabihin ay Purity. Next station, Purity Station. Parang ganon. Parang tubigan lang ah. Letter A, Santolan. Letter B, Anonas. O baka naman ang ibig sabihin ng Purity ay letter C, Pureza. Sa Santa Mesa po yan. Parating na po tayo sa Pureza Station. Opo, ayan. Parating na po tayo sa Purity Station. Dapat may echo. Santolan Station. Ah, may echo talaga. Oo, may echo. Oh, syempre, sanay tayo dyan sa Kumu natin. At talaga yung mga taga na tayo na radyo natin. Anonas. Anonas Station. Ganon. Letter C ang tama po, ah, Pureza Station. Anong question number 2, Papa Awel? Ay, nandito naman po ang question number 2. Anong Filipino food ang fertilized duck egg delicacy? Nako, letter A, penoy. Letter B, balut. Blood. Or letter C, kwek kwek. Kwek 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 kwek. Sagot na, Melis! Di ba may oras lang yan? 30 seconds. Balot ang tamang sagot. Ang question number 3, anong tawag sa residence ng Pangulo ng Pilipinas? A, Presidential Palace. B, Malacañang Palace. C, White House. Ano ba yung tamang sagot? Ang hirap lang talaga. Pag hindi nyo pa po alam, ang letter C ay White House. Isumagot na White House. Letter B po ah. Hindi naman po siya nagsasabi pero baka letter B lang yung tamang sagot dito. Letter B. Malacañang. And ready or not, ito na ang ating question number 4. Anong kulay
Ah, ito, magaling ating mga kababayan dito. Anong kulay po ang 1,000 peso bill? Letter A, then by color blue. Letter B, yellow. O baka naman letter C, violet. Hindi ako sure dyan, Tito Johnson. Pahiram nga ng 1,000. Para hanggang sa ano lang tayo eh. Papadala natin. Pipicture lang palang mamaya. Padala ko sa iyo, ha? Ay, hindi. Dapat makikita ko ng personal. Ayun. Okay, nakatama ho ba kayo ng sagot, mga kapamilya? Ang tamang sagot po ay letter A, syempre, color blue. Nakailang tamang sagot na po ba kayo, mga kapamilya? Kasakto, panghuli na po ang ating question number 5. Ano ang tawag sa salo-salo ng pamilya tuwing Pasko? Letter A, medianoche. Letter B, noche buena. O letter C, hating gabing handaan. Bago yun. O sino na po bang namumuro dyan? Anong sagot po, Papa Awel? Masali ka ba, Papa Awel? Oo naman, eto nga, nagpupuntos din ako. Siyempre, ang tamang sagot dyan, Jeff, ay letter B, noche buena. Yun, nahirapan po ba kayo sa mga question today? Huwag po nyo kakalimutan na i-5-star ratings po ang ating bagong laro na question habang kinakalkula ang ating results. Yehey! Samantala, announcement po muna tayo mga titos, titas, kapamilya. Abangan po ang pinakabagong programa ng Teleradyo na magpapakita ng galing ng Pilipino sa pandiskarte. Sama-samang palaguin ang negosyo at ipon kasama sina May Valle Sinisa at Salve Duplito sa diskarte! Simula mamaya na yan, alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa nag-iisang Teleradyo! Naku, Tito Jeff, Tito Johnson, na-calculate na ba ang ating results? Can I have the envelope, please? Envelope talaga. Abiso po pala, ang ating question ay pansamantalang available muna sa ating mga kasakto sa Pilipinas. Pero soon, abang-abang po tayo para sa ating mga kapamilya abroad. Mga question players, ang nakakuha ng highest points this morning ay si kasakto number 8. Bigyan kayo ng drum. 2, 6, 8. Ayan po si player 8268. 4,417 points ang kanyang nakuha. Congratulations po! Mayroon kang 2,000 pesos worth of grocery products. At syempre, makikita po ninyo sa ating leaderboard ang naging resulta ng calculation. Ang ating question ay supervised po syempre ng ating authorized DTI representative. Kaya dun sa ating kasakto player number 8268, sagutan lamang po ang lalabas na winner claim form sa inyong gadget para maklaim ang inyong premyo. Mahalaga hong kumpletong inyong name at address, contact number, year of birth, gender at ang inyong email address. Saka i-click po ang consent form at ipasa po ninyo. Kayo po itatawagan ng aming staff para sa verification. Ang winning player lang po yung mabibigyan ng claim form na gaya po ng nakikita nyo sa screen. At sa mga hindi po pinalad na manalo sa ating question today, huwag po kayo mag-alala, sali lang po ulit next Friday. Malay nyo, kayo na ang tanghaling winner of the day sa susunod na Friday hanggang sa susunod naming mga question! Siyempre, Tito Johnson, may babatiin ka ba ba at 7.23 na ng umaga? Ay, batiin lang natin yung suki nating taga San Juan, si Chona Parada na laging nag-good morning sa ating mga kasakto. Good morning din kay Tatsky Oriarte at syempre sa aking nag-iisang Tatang Turing. Magandang morning, magtimpla na ng kape at mag-exercise ng pakonti-konti. Good morning din kay Marijoy Barona na nakatutok sa Facebook. Gayun din kay Angie de Guzman Sarmiento, Cristeta Season, good morning. And watching from London, si Precious Silva. Good morning din kay Nestor Suarez Jr., kay Lea May Pariol, Leo Tan, Mads La Chica, at kay Nona Damian na nakatutok sa atin ng ating suke parate. Siyempre, thank you, thank you. At siyempre, Tito Johnson, kailangan din natin ng malaking thank you. Bago tayo magtapos this week, gusto nating mag-thank you sa ating kasaktong si Papa Awel pa sa pagsama sa atin
sa buong linggo. Papa Awel, thank you ah. Ay, thank you Papa Awel sa inyong dalang good vibes at sa mga ribbons every day. Kasama niyan ang ngiti natin sa atin every morning. Thank you Papa Awel. Maraming salamat aking Manoy, walang una at binigyan yung pagkakataong maibahagi natin ng good vibes sa ating mga titos tita sa sakto. At namimiss ko na kayong mabati ng personal, kaya pag nakita ko kayo, humanda kayo dahil babatiin ko kayo ng personal. Kinabahan akong bigla. At syempre, I'm always looking forward na makasama ko kayo na magsama ulit tayong tatlo trio. Sa susunod po, hindi lamang po Manabat at Kanoy ang makasama ninyo. Manoy, kasama na si Papa Asana para meron na tayong Pa-Manoy, Manabat at Kanoy. At gusto ko yung pabaunan para naman syempre, ano, hindi nyo ako makalimutan kung paano ako nagsimula. Ganun din ako magtatapos sa buong linggong pagsasama natin sa sakto. Kaya alam nyo na, stretch, stretch, mga kapamilya. Meron pala ulit. Ituturo kong dance moves. Ito, hiramin muna natin ang Totoy Bibo ni Bong Navarro para sa ating Manoy Bibo. Naku, malalaman nyo kung gaano kagaling ang kabibuan ng dalawang ito. So ulit tayo, right? Right? And then left? And then at right? And then bumibugiling. Ganun lang po yan ha. Mga kasako, sabay ko kayo kasi ang ganang exercise dito sa buong maghapon ng buhay nyo. Kaya music please, Kuya Nino. Andiyan na po ba yung tugtog? Sana may marunig tayong tugtog, diba? Ayan na! Ready? Right! Galing, galing, sumayaw. Galing kong gumalaw. Galing kong sumayaw. Galing kong gumalaw. Galing kong sumayaw. Galing kong gumalaw. Wala sa script ha? Wala na ha? Sa mga kapamilya, oh, simpleng-simple. Panis kay kabayan niya, lalo kay Joyce. See you on Monday, mga kasakto. Kami po ang inyong naging morning tropa na nagatid sa inyo ng balita at impormasyon na walang labis, walang kulang. Ako po si Johnson Manabat at ay tumutok sa... Sakto! At happy weekend po sa ating SOS Sakto on stage. Let's welcome OPM Rock Band, Nobita! Good morning mga kasakto. Hello Changami, Tito Jeff and Tito Johnson. Ako si Jason, vocalist ng Nobita, at iniimbitahan ko kayong stream o i-download ang aming single Unang Sayaw sa lahat ng digital platforms under Sony Music Philippines. Salamat! Sa tuwa ay patungong langit na ata, ikaw ang kasama. Sa titig palang tunaw na hawak sa kamay, wala na akong palagsa, ay pag-ibig na ata. Sa ilalim ng kalawakan, pangalan.
pangalan mong isisigaw sa ilalim ng buwan ay titigan at tawakan na aking kamahay. Isasiyokan ng dahan-dahan hanggang di mo mamalayang ako na parang iyong kailangan at gusto mong pamahalaan. Tila'y rosas na pula, magalahaw, umembot ka na sa lahat ng panahon. Malaking bagay, gusto rin ilang makapagawa. Hopefully, marami rin tayo makapagbibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Wala kong iwalaan. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Ikakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya, bigyan ng servisyo, magbubunga po. Kailangan natin jumpstart. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapatid. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisa Teleradyo. Teleradyo Balita. Balita. Malalaking balita on air at online. Kinalang binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho. Sa Teleradyo Balita. Ilang isolation facilities sa Metro Manila at mga lalawigan bakante na. November 29 at December 1, pinag-iisipang ideklarang special non-working holiday ng Malacañang para sa National